Hello mga kaukay, day off na muna tayo ngayon sa pag-uukay dahil ngayong araw ay naisipan nga namin na mamutong. Sobrang nag-grave nga rin talaga kaming dalawa ni Foodpanda Rider dahil ang tagal na nga rin talaga nung last time na hindi na nga kami nakakakain ng butong. Pero bago ngayon ay nagpabango na muna kami gamit nga itong pabango ko ng sugar dust. Long lasting kasi talaga yung bango niya at hindi nga nakakasawa. Anyways, dahil bukid nga yung pupuntahan namin kaya yung mga outfitan natin dyan ay pinasimple lang. Sombrero na nga rin ako dahil mainit yung panahon ngayon. Siyempre dahil lip tint is life kaya nagdala talaga ako. Siyempre kahit saan dala-dala ko nga itong bio fresh soap ko. Pinang napakainit nga ng panahon ngayon kaya naman't nagdala na rin ako ng jacket. Nagdala na nga rin pala ako ng extra pants. Dahil sabi nga nila dadaan daw kami ng Suba at bukid ngayong pupuntahan namin. Madumihan kami doon kaya in case ay magdala na lang din kami. Natapos na nga ako mag-prepare at etat lumabas na nga ako pero yung cellphone ko hindi pwedeng himaiwan yan. Nauna na nga palang lumabas sa akin si Foodpanda Rider dahil mga ngawat nga daw siya dito ng biyasong. Parang kawat na nga rin talaga siguro ang tawag dito dahil hindi nga kami nananghid sa Tag-Ija. Pero kung makita man ito ng Tag-Ija ngayon, ay ngayon nga lang niya malalaman. Ang lalaki nga nitong mga byasong at saktong-sakto nga ito sa kinilaw. Sa friend nga pala namin na si Kayoy kami pupunta mamaya at doon nga kami mangunguha ng butong. Wala nga kaming ibang pasalubong sa kanya kundi byasong lang talaga. Pero sana ay magustuhan niya. Medyo gimingaw na nga rin kami kasi sa friend namin na si Kayoy. Medyo na busy rin kasi talaga siya nung una kaya hindi na nga rin kami nagkakasama. Pero ngayon nga nawala na daw siyang work at mag-focus na daw siya sa kanyang laag kaya naman naisipan talaga naming mamutong ngayong araw. Eto nga't bumiyahe na nga rin kami kaagad. Ang sabi namin kanina sa kanya alas 12 nga ay nasa bahay na nila kami. Pero inabot na nga kami ng alas 2 bago makarating dito sa kanila. Ewan ko ba kahit saan late talaga kami ni Foodpanda Rider. Nakatulog na nga rin tong si Kayoy sa paghihintay sa amin. Sabi nga ni Kayoy may inireserve daw siyang pinya para sa amin. Kaya hindi na rin ako nagpaalam pa at kinuha ko na nga yung pinyang inireserve niya. At madadagdagan pa nga yan mamaya dahil bukod nga sa butong na kukunin namin ay mangunguhar nga rin kami ng pinya. Ako excited na nga rin akong manguha nga kami ng pinya dahil paborito ko nga rin talaga yung pinya. Pero pinakapaborito ko nga sa lahat ng prutas ang butong. Doon nga rin ako pinaglihi kaya siguro paborito ko nga rin yan. Pagdating nga kaagad namin dito ay meron na nga mga butong dito sa baba. Dahil nauna na nga umakyat dito yung bayaw ni Kayoy. Excited na nga akong uminom ng napaka-fresh nga na butong. Anyways, dito nga palang lugar na to ay malapit lang din naman sa bahay nila Kayoy. So, nagmotor pa rin nga kami dahil kapoy man magbaktas. Actually, nung una pa talaga namin plano nga na mamutong ulit dito sa kanila. Pero palagi ngang nadadrawing dahil palagi ngang busy si Kayoy. Hindi nga makapagintay si Foodpanda Rider at humigop na nga rin siya kaagad ng sabaw. Ako naman itong bida-bida at gusto ko munang paghirapan nga yung butong na iinumin ko. Kaya eto't ako na nga mismo ang nagbukas nitong butong. Saktong-sakto nga ito ngayon dahil napakainit nga ng panahon. Napaka-refreshing nga ng sabaw at ang sarap talaga. Sa wakas nga ay nakulayan na rin talaga tong drawing namin nung una. Kaya kayo sa mga nagpaplanong mamutong dyan, huwag nyo nang kulayan yung drawing nyo. Simulan nyo na bukas. Ako lang ba, mas nasasarapan nga ako sa butong kapag hindi tinitimplahan? Yun bang katulad nito, fresh pa nga galing sa puno tapos kakainin mo kaagad na ako napakasara? Ayan nga't hindi ko na nga rin talaga napugnan at napamukbang nga ako dito. Fresh nga ba, fresh? Mukbang. Ano to ni Jabati Gimay Dimay Dimay? Buya graman. Kuha natin eh. Kuha na ini kibo akman. Huwag niyo na lang ding pasinin yung mga sinabi nung dalawa dahil busy nga sila ng libak kanina. Oh. Che. Che. Bini na manok. Che. Hoy. Tabi ba? Yawon ta karon. Gamaya. Che. Hiro. Yaw, hiro. Oh, kau na. Santay, tawa. Gididmar ah. No, ulir na. Amos ba dabunga dito yoy? Agad kanto ni Jawa. Biga magadudin. Mananap. Ganun na yata bayo fresh diri. Habang bising-bising nga kami dito, pinagtitripan nga kami ng manok. And finally, natapos na rin nga kami sa pagkukuskus. Marami pa nga ang sabaw kaysa sa unod. Amorat na mga kaukay, please like and follow. Malapit lang din naman dito yung taniman ng pinya nila Kayoy kaya naman nagbaktas na lang din kami. Sabi ko na nga sa inyo kahapon na dadaan nga kami ng Suba kaya eto na nga yun. Na-excite nga rin talaga akong manguha ng pinya dahil libre na yun syempre. Sabi kasi ni Kayoy kung ilan nga daw yung makuha namin ayun na nga yung ibibigay niya sa amin. Medyo matarik nga lang din talaga yung dadaanan pero okay lang yan. Ang importante makalibre nga kami mamaya. Ayan nga't nagsilip-silip na rin kami kung saan nga merong bunga. Medyo nagsawa na nga rin daw sila sa kakakain ng pinya dahil palagi na daw silang nangunguha dito.
napakabait talaga nitong friend namin na si Kayoy dahil bukod nga sa nakalibre na nga kami ng butong ay makakalibre din kami ng pinya. At na-experience pa talaga namin na kami nga mismo yung manguha. Kapag manguha nga daw sila ng pinya dito ay pinuputo lang nila yung corona. Tapos itatapon nga lang nila sa gilid dahil tutubo naman daw yun. Tapos madali nga lang din daw tong tumubo. Hindi nga lang din talaga natin mamamalayan sa susunod na buwan ay may bunga na nga yan. Nagtingin-tingin pa nga kami sa iba kung meron pa ngang mga bunga. At eto't nakakuha na naman nga sila. Marami pa nga daw dun sa may bandang unahan pero hindi na kami pumunta doon dahil sagbutun. Meron na rin naman dun sa bahay nila kayo kaya kaunti na lang din yung kukunin namin dito. Hindi na kami magpalabi dahil napakamahal pa naman itong pinya. Pero actually hindi rin naman ito binibenta nila kayo. Kaya ang swerte talaga namin na maka-experience ngang mag-harvest tapos libre pa. Hali, apat nga pala lahat ng kinuha namin dito. Syempre hindi naman pwedeng hindi nga namin tikman kaya't ayan pinabalatan na nga rin talaga namin dito kay Pudpanda Rider. Hindi nga lang di talaga nagkadimao dahil tingnan nyo naman yung pagkakabalat ni Pudpanda Rider. Kanina malaki pa nga itong pinya pero ngayon napaka-cute na nga. Siyempre ako na nga rin yung unang tumikim. Mas masarap nga rin talaga to kapag may asin nga. Kaso nga lang hindi nga kami nakapagdala. Tumikim na nga rin kaagad si Pudpanda Rider. Napakasarap talagang tumira sa bukid no. Ang dami mong mga tanim na libre mo lang di talagang makakain. Katulad nga nitong mga pinya, buko at kung ano-ano pa nga. Hindi na nga rin kami nagtagal dito dahil titimplahan pa nga namin yung butong na kinuha namin kanina. Kaya bumalik na rin kami kaagad at tumawid na naman nga kami dito sa maliit na suba. Medyo hiningal nga lang di talaga kami pagdating namin dito sa kalsada. Buntikan pa nga namin makalimutan yung butong kaya't ayan kinuha na nga ulit nila Pudpanda Rider. Balik na nga pala kami ngayon sa bahay nila kayo. Doon kasi namin titimplahan yung butong. Dumaan nga din tong kapitbahay nila kayo kaya dito na lang daw siya sasakay para hindi kami maghuot dito sa motor. Pagdating namin dito sa bahay nila ay nagluluto na nga yung kapatid ni Kayoy ng kasabapay. And excited na nga rin talaga akong makatikim niyan. Ayan nga tinimplahan na rin nila kaagad itong butong na mas marami pa talaga ang sabaw kaysa sa unod. Eh paanong hindi nga ko konti yung unod, eh minukbang ko na nga kanina. Natimplahan na nga rin talaga nila kaagad at eto na nga, nilagyan na nga rin pala nila ng ice para mas masarap. Busog pa nga kami kanina tapos pagdating dito ay kumain na naman nga kami kaagad. Sakto nga lang di talaga yung pagkakatimpla dahil hindi nga masyadong matamis. At hindi nakakauma yung lasa. And finally nga yung hinihintay kong kasabapay ay naluto na rin. Abay grabe talaga yung food trip namin ngayong araw. Napakasarap nga rin talaga nitong kasabapay. Nagpapa-order nga rin pala sila kayo kaya pwedeng pa rin kayong mag-order sa kanila kung gusto nyo. E-message nyo lang yung friend namin na si Kayoy na si Santos Gaocampo. Ang mura lang di talaga nitong kanilang kasabapay and ang sarap na. Perfect nga to sa umagahan tapos magkakape kayo. Dahil sa sobrang excited ko ngang kumain ito kahit mainit pa talaga ay kinain ko na. Mas masarap din kasi talaga yung mga ganitong kakanin kapag mainit pa. Dahil sa sarap ngayon napa-order nga rin kami ng dalawa. Anyways, gabi na nga at kailangan na nga naming bumalik sa syudad. Kasama pa rin nga namin si Kayoy dahil pupunta nga kami ng Boulevard. Yung isa nga palang kasabapay ay dinaan na muna namin dito sa mga friend namin. Na talaga namang napaka-supportive nga rin talaga sa amin. Amoran to mga kaukay, please like and follow.